Ito, dagdaga naman lang po sa atin para malaman po natin yung mga uri ng brake lining para pag namili po tayo ay alam na po natin yung ating binibili. Pero bago po dyan, alamin muna po natin kung paano ginawa itong brake lining. Itong mga brake lining kasi is made of different kinds of material. Tulad itong hawak ko, ito po ay made of rubber. So yung rubber po, inilagay sa ulmahan at saka po siya dinaganan at pinares ng tonelada hanggang sa maging sintikas na po siya ng pato. So tulad nito. And then saka po na siya idinikit dito sa pinaka frame niya. At ito na po yung kanyang kinalabasan. So ganoon lang po kadali ang paggawa ng brake lining natin. At ang magkakatalo lang po nito ay yung ginamit na material dito sa ating brake lining. Una po sa ating listahan ay yung tinatawag po nating organic. At yung organic po ay tulad itong hawak ko. Ito po ay made of rubber, glass, synthetic fiber or resin. At ito po ang pinakamura at ito din po yung pinakamabilis maupod dahil gawa po siya sa rubber, glass. Yan. Alam niyo naman po natin na mabilis po maupod yung mga materials na yan. Pero ito rin po yung pinakamakapit. Kumbaga, ito mo, goma siya oh. Mas makapit po yung goma kesa po sa ibang materials na ginagamit sa ganito. Second po natin, yung tinatawag na centered at ito po yung ating pang-hardcore dahil siya po ay made of all metal at graphite. Since na all metal po siya, siya po yung pinakamatibay at ito po yung ginagamit ng mga pambardagulan, kumbaga pang matindihang gamit dahil hindi siya basta-basta nasisira. Kaya po ito ay mas mahal kesa po sa organic. Pero yung kanya pong kapit ay hindi po ganun kakapit dahil po nga po siya ay made of metal. The best na nga po sana itong centered para po sa ating brake lining dahil matibay po siya at talaga naman pambakbakan. Ang problema nga lang po ay hindi po siya masyado makapit. Kaya nilabas po yung pangatlo na hybrid at ito po yung semi-metallic. Itong semi-metallic ang pinaghalong organic at centered. So yung materials po ng organic tulad po ng synthetic fiber at yung material na centered na metal ay pinaghalo po yan dito. Kaya lumalabas na nasa gitna po to. Hindi po siya sintibay ng centered pero mas matibay po siya sa organic. Hindi po siya sing mahal ng centered pero mas mahal naman po to sa organic yung kanyang presyo. Kaya nasa gitna lang po siya. And lastly, yung tinatawag po natin ceramics brake lining. At dahil yan nga po ay made of ceramics. At alam naman po natin yung ceramics ay mahal po na material yan. At matibay din po yan. Kaya nga po siya yung pinakamahal na brake lining or brake shoe na mabibili natin. So ayan mga pare ko, yung apat na uri ng brake lining. At kayo, ano po yung napupusuan nyo gamitin sa inyong motor? At kung ako naman po inyong tatanungin ay yung semi-metallic. Dahil itong semi-metallic ay matibay po to kesa po sa organic at mas makapit po to kesa sa centered. So mas mura din po to. At kaya ito po yung aking pinili at ikakabit ko po sa aking motor. Ito din po yung ginagamit ng mga manufacturer na motor. So hanggang dito lang po yung ating video at ikakabit ko na po yan dito. So paalam sa inyo mga pare ko. Paalam sa pagkakabit naman ay marami na po tayong video ng pagpapalit ng brake shoe sa ating motor. So hanapin nyo lang po sa aking video list. So paalam mga pare ko.